So, yun nga, good day kami ni Nurse. Pag-usapan natin kaagad, mabilisan para mas ma-experience tayo mabuti kung ano ibig sabihin ng pera. Importante ang pera sa buhay. So, tapusin mo yung vlog na to para mas malaman mo at hindi ka maligaw kung para saan ba talaga yung pera. Okay, tara, umpisahan natin para mas malaman natin kung ano ba talaga kaulugan ng pera. Okay, tara. So, nandun, pasan natin muna sa buhay natin. Sa buhay natin, meron tayong magulang, at lalabas tayo, magulang natin sila, lalabas tayo, mag-aaral tayo, mag-aaral ng elementary, mag-aaral ng high school, ng college, at magtatrabaho. So, kikita tayo ng pera, at magkakaroon tayo ng pera, at sasahod tayo. So, yun na. Doon natin umpisahan. So, mabilisan na usapan, ibig sabihin, nabubuhay ka para magkaroon ka ng pera, at para kumain. Siyempre yung pera gagamitin mo para kumain, mabigay mo sa mga gusto mo, mabigay mo sa lahat ng pangangailangan na magulang mo, pangangailangan mo at ng pamilya mo. At importante eh yung anak mo at sarili mo at siyempre asawa mo. So, tara, hello. Explain mabuti yan. So, napaka-importante ng pera. Napaka-importante niyan. So, bakit tayo nagtatrabaho para kumita at ipangkain? Okay? So, bakit hindi mo hanapin kung paano ba talaga kumita ng pera? Kung saan ba talaga pumapasok ang pera? At saan ba ginagamit ang pera? So, at paano ka magkakaroon ng pera? Yun talaga eh. Yun talaga yung pera eh. Ibig sabihin, yung pera, pambili ng pangangailangan at ang gusto mo, bibili mo. So, yun nga. Diba? Yung pera, kailangan talaga natin. So, ibig sabihin, talagang ano eh, huwag kayong matakot sa pera. Baga, hindi masama ang pera, maganda ang pera. Basta may dalawa lang ang dapat na mahawak, ang isa lang pala dapat ang mahawak niyan. I mean, yung mabuti, yung magbibigay ng trabaho, magbibigay ng mga tulong sa kapwa natin at sa sarili natin at sa mga kilala natin at sa mga taong mahirap. Yun ang pera, ginagamit ang pera doon. Okay, so kaya nga dapat lahat tayong mga tao dito sa Pilipinas dapat pangarapin natin magkaroon ng pera. So, ano ipapasukin natin para magkaroon ng pera? Siyempre, sa negosyo tayo. Doon tayo pumasok kasi kung di tayo papasok doon, sigurado ko na maghirap ka. Ikaw, alam ko na nagtatrabaho ka. Pansinin mo, 'di ba? Provided lang 'yung pangangailangan mo, gastos mo, pero hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakatulong sa pamilya mo. Kung nakatulong ka man, pang-survive lang sa loob ng isang buwan, susunod ng buwan, ganun din, survive lang. Minsan, nagkukulang pa. O minsan, nagkakaroon pa lang problema, gastusin, o sobrang gastusin. So, kung, lalo na kung hindi ka tiga rito sa Maynila, eh, mas lalong wala kang upa, ano, mas lalong upa ka. Ibig sabihin, mas lalong babawas yun. Mas lalong malaki yung gastusin. So, ano ang dapat mong gawin? So, pumasok tayo sa negosyo. Kasi, kung di tayo magne-negosyo, hindi natin makukuha yung pera ng gusto natin. So, ganun talaga. Yung pera talaga, ano, napaka-importante ng pera. Kaya kailangan, lahat tayong Pilipino, may pera. Kasi kung di tayo magkakaroon ng pera, sigurado ako, hindi tayo matututo. Kunting ano lang, kunting kausap lang sa atin, susunod na tayo. Kasi, wala tayong pera eh. Hindi tayo marunong, hindi tayo magaling. Hindi tayo, kumbaga, kontrolado tayo kasi wala tayong pera eh. So, kailangan marami tayong pera. Kailangan marami tayong, lahat tayong Pilipino may pera para yung ginagawa ng isang pamilya, nag-i-enjoy sila. Okay? Walang masyadong barkada, walang masyadong magulo. Kumbaga, yung magiging pamilya mo o magiging anak mo, magiging apo mo, hindi masyadong masisilaw sa pera. Kumbaga, kailangan meron kang dumadaloy na pera sa kamay mo. So, kailangan mapag-aralan mo para magkaroon ka ng pera. Pag-aralan mo kung paano magkakapera. Kasi kung wala kang pera, sigurado ko, maghihirap ka. Maghihirap ang pamilya mo. Sigurado ko, kumbaga sa anong bisna, kasama mo yung pamilya mo, nagpipiknik kayo, o gumagala kayo, o nanonood kayo ng sine, o nag-out of town kayo, yung magiging anak mo, sigurado ako magiging tambay lang sa labas,
magiging isang possible pa maging addict kasi syempre, wala siyang pera eh. So hindi mo siya mag-guide. Ikaw rin, kung nagtatrabaho ka, hindi mo rin mag-guide yung pamilya mo para maging maayos sila. Kaya ka nagpamilya para magkaroon ka ng maayos na anak. Diba? Papuntang hindi yung magkakaroon ka ng anak, eh, pagkalaki nun, magpapuntang impyerno. Diba? Sinira mo lang yung mismong, ano mo, bunga mo. So, yun ang dapat natin pag, ano, pag-aralan. Ang pera, hindi siya masama. Good ang pera, good. Basta tamang paggamit, nasa taong matino yung paggamit ng pera. Napaka makapangyarihan ng pera eh. Kasi pagka ganun nang may hawak ng pera, sigurado ako magiging maayos ang buhay. Magiging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Kasi, ano siya eh, tawag dito, makapangyarihan siya eh. Baga sa ano, kailangan, hindi ka lang, ano, hindi ka lang sobrang, hindi mo man kailangan maging sobrang yaman, pero kaya mo lang i-provide kung ano yung mga pangangailangan mo. Example, kung isang taon to, kaya bumili ng sakyan, kaya mo rin. Kung taon to, kaya bumili ng cellphone, kaya mo din dapat. Nakasama mo yung pamilya mo, dapat ganun. Negosyo yun. Ang maagawa ng negosyo, wala nang iba. Kasi kung isip mabuti, kung paano mo magagawa yun, sigurado ako, kung sa trabaho lang, eh, hindi mo talaga kaya. Hindi sa negosyo. So, pag-aralan mo, paano ka magkakaroon ng negosyo, at paano matuturo to sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, unti-unti. Pero pag-uumpisa ka lang, ikaw lang muna, okay? O, yun lang muna yung vloglarin about sa pera. So, yun yung vloglarin about sa pera, okay? So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pindutin yung notification bell para updated ka sa mga vlog natin. Sobrang madami kang matututunan. Magbabago sa paniniwala mo kung gaano ka-importante ang pera sa buhay mo. At sa buong, ano, buong tao. So, yun lang po. Maraming salamat po. Balikan mo yung mga vlog natin, ah, para mas, ano mo, makuha mo ano yung pinupunto ko dito. Okay? Yun lang po. Maraming salamat po.